Hi, I'm Heart. Sabi nila ako daw yung observer sa grupo namin. I love to sing and I can say that I'm into art. I love hanging out with my friends. Sila yung mga kaibigan na naging sandalan, kasama at kasangga ko sa pagharap ko sa iba't ibang problema. May iba't iba kaming katangian at ugali that makes us unique. Si Sean, siya yung taong aakalain mong walang interes sa pag-aaral, playful na tao at higit sa lahat, siya ang leader sa kalokohan. Si Kla, siya naman yung taong papasayahin ka sa mga oras na may pinagdadaanan o may problema ka. Masayahing tao at outgoing person. Si Vince naman, sporty. Madalas nga lang lutang. At talented yan. At panghuli, syempre hindi mawawala. Si Elaine. Kumbaga, siya yung nanay sa grupo namin. Dahil nga, napaka-mature niya ng mag-isip. Napaka-independent person yan. At palaban din. Hi! Hi, Frankie! Kamusta ka na? Hello! What's up? Diba mag-isa ka lang? Okay lang, kahit isa. Walang bago. Ako may may share malupet. Diba? Bigay na mga cards. Sa taas na ako ang rings. E di, tayo nakita ko sa nanay ko din. Yun, meron pala akong... Meron pala silang binili sa cellphone. Yun yung gamit naman yan. Yes. Oh, perte mo naman pre. Magulang ko yata, walang pakailang sa akin. Kahit ano, walang binibigay sa akin, kahit headphone, pera, wala. Ni suporta, wala eh. Lang may mga, yung pamilya, alam mo, dapat laging ginusunod yung paghihirap nila. Dapat lagi kami binibigay, lagi kang magaling sa isang bagay. Alam mo yun? Kasi yun na yung mindset ng mga magulang. Wait guys, kailangan ko nang mag-leave kasi may kailangan pa akong gawin eh. Okay lang ba? Sige, okay. Basta ako, ano, kontenta na ako sa magiging skipo. Tama, chill lang. O nga pala, bakit parang wala si Sean? Baka ano yun, nag-celebrate na yun ng school niya. Mataas yun. Mataas siguro yun. Pero sige, mamaya makakausapin ko. Sige, ngayon mo na kausapin. Sige. Saka lang ulit tayo mag-usap pagpag-ingay na ulit. Bye! Problema nga ba? Pwede ka nang magsabi sa akin. Ilang araw ka na din walang paramdam eh. Pati sa GC, hindi ka na nag-chat. Ito, okay pa din. Ganon. Kung ano yung buhay dati, walang nagbago. Pag-isa, walang makatulong, makausap. Ano mo yun? Yung girlfriend ko, nakipagsulay sa akin. Tapos humingi ako ng tulong kay mama. Hindi lang ako tinulungan, sinermo na pa ako. Ganun ba kahirap na humingi ng attention sa iba? Hindi man lang nila ako kaya mahalin. Hindi man lang nila kayang ibigay sa akin. Ewan ba, Clarice? Bakit ngayon mo lang masabi sa amin yan?
Natakot lang kasi ako eh. Alam mo yun, kinain ako nung mga iniisip ko. Yung mga nararamdaman ko. Hindi ko nga alam kung gusto ko pang mabuhay. Hindi, hindi ko na naiisip na mabuhay pa sa araw-araw. Para bang gusto ko na lang mawala dito sa mundong to. Hindi ko alam kung ano yung tamang salita na ibibigay ko sa'yo. Pero sana naiisip ko na andito na kaming kaibigan mo eh. Sasandalan mo sa problema. Pagsasabihan mo, alam ko ikaw lang din yung makakatulong sa sarili mo. Andito lang kaming mga kaibigan mo para i-motivate ka. I-guide ka na din, lalo na sa mga pagdesisyon mo. Alam kong mahirap, pero kakayanin mo yan. Kasi ikaw po ba, kaya mo yan. And hindi natin siguro matatagal ito, magkikita na rin tayo magkakaibigan. So yun lang, sana naging okay ka. Salamat at friendship ah. Kasi yun, mukhang si love ko tapos nakalimutan ko na nag-iisa ako sa mundo. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Wala doon ang madrama. Bye-bye. Bye-bye. Annyeong! Hi! Ay, what's up? Kamusta ka, no? Sup? Tagal natin hindi nag-usap-usap, ha? Andito na sa siya, nasa naman si Gladys. Oo nga, bakit si Gladys naman yung wala? Hindi na tayo, nakukleto. Bakit yun na si Gladys? Chat nyo nga, chat nyo nga. Chat nyo nga, baka nag-chat-chat. Baka naman may pinoproblema. Nakakausap nyo ba sila? Hindi rin siya nag-reply sa akin. Wala ba kayong balita sa kanya? Wala eh. Nung natawag siya, nung nag-chat siya sa GC, hindi ko kasi masagot yung tawag niya kasi busy ako sa pagpasa ng mga project. Hoy, baka nagtatampo. Kaya nga eh. Puntahan kaya natin? Puntahan ba natin? Puntahan kaya natin? Set na.
Ay, sige, sige. Sige, nakita na lang. Abain ba? Bapos! Hi friendships! Ako to si Clarice. Siguro nagtataka kayo kung bakit binabasa niyo itong mensahe ko, imbis na ikwento ko sa inyo ng personal. Gusto ko lang sabihin sa inyo kung anong pinagdadaanan ko, kasi alam kong magiging unfair para sa inyo. Alam niyo naman na mag-isa lang ako sa pang-araw-araw. Wala ang aking mga magulang dahil kailangan nila magtrabaho para sa aming magkapatid. Kung kaya't nakilala niyo ako bilang isang masayahing tao. Taong masasandalan niyo every time na may problema ang isa sa inyo. Dahil ayokong maipakita at maiparamdam na malungkot ako. At ayokong maranasan niyo ang mga nararamdaman ko. Salamat kasi pinagkakatiwalaan niyo ako. Nasasabi niyo sa akin ang mga nararamdaman niyo. Pero bilang isang nagsisilbing kandila sa tropa, nais ko man na magpatuloy na magbigay ng liwanag, mayroon pa rin hangganan. Di ko namamalayan, unti-unti na pala akong nauupos at nauubos. Madaming naging pagsubok ang kinaharap ko na mag-isa, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Hindi na ako nagsabi sa inyo kasi alam kong makakaya ko naman at ayokong makadagdag sa mga problema nyo. Isa na ron ang mga gawain sa paaralan. Kinakaya ko naman sa araw-araw pero mayroong hindi ko na nako-comply. Dahil may mga pagkakataon talaga na mapapatigil ka na lang kasi ang dami ng problema nakapaligid. At mapapasabi ka na lang ng hindi ko na kaya. Alam kong pati kayo nararanasan to. Pero wala tayong choice kundi magpatuloy. Dahil may mga pangarap tayong nais na makamit. Isa pa ron ang nalaman ko na may sakit ang aking mga magulang. Nasa ospital sila at critical ang lagay dahil sa COVID-19. Hindi ko yun ininda kahit na sobrang takot at pangambang nararamdaman ko. Ngunit ginawa ko itong rason para magpatuloy pa sa buhay at mapalapit pa lalo sa Diyos. Ngunit may mga panahon talaga na napapabayaan ko na ang aking sarili. Hindi na ako nakakain sa tamang oras. Wala nang gana mag-aral dahil sa mga problema. At idagdag mo pa ang anxiety ko. Ang pag-overthink na hindi nagpapatulog sa akin sa bawat gabi. Hanggang sa pag-iyak na lang ang magiging solusyon para mabawasan ang bigat na nararamdaman. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nagpatuloy lang ako sa agos ng buhay. Gusto kong maging matatag at matapang dahil alam kong pagsubok lamang ang lahat ng ito. Nakakaya ko nung bumalik sa dating ako. Pero mukhang favorite niya talaga ako eh. Ilang araw na ang nakalipas nang sinabi sa akin ng aking kapatid na wala na daw aming magulang. Si nanay, si tatay, pareha silang hindi na kaya ng labanan ng COVID. Ang galing, no? Kung kailan muli ko nang nasisilay ng liwanag sa madilim kong buhay. Tsaka na naman ito muling nawala. Hindi ko alam kung nawala nga ba o unti-unti na akong nabubulag. Yung tipong wala nang pag-asa na muli ko pang masisilayan ng liwanag. Sa bawat araw na lumilipas, palagi silang nasa panaginip ko. Masaya sila at para bang gusto nila akong sumama sa kanila. Naririnig ko ang mga tawa nila at nasisilayan ng mga ngiti. Alam niyo naman na I always choose to be happy, 'di ba?
'cause life's too short to be in vain. If may araw na malungkot tayo, bawi lang. Maging masaya tayo kinabukasan. Ayan yung palagi niyang naririnig sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, sana maintindihan niyo na I still choose what makes me happy. I am still the greatest warrior of my own destiny. And this is the destiny I want to choose. At yun nga yung mensaheng natanggap ko mula sa kanya. Hindi ko man lang nagampanan yung pagiging observer ko sa grupo. Dahil nga nakaligtaan ko yung mga sitwasyong katulad ng mga ganon na maaari nilang maranasan. At yun nga, yung nagdala sa kanya para mamaalam. Living life is so much like watching the sunset. You should enjoy the moment while it lasts, for no one knows when the last ray of sunlight will shine. Don't control it. Just live life, but promise to live it fully. Today is all you can grasp in the palm of your hands. Yesterday's done, and tomorrow hasn't arrived yet. Let the sunset be a beautiful reminder that there's beauty in letting go, in just letting it be. Letting go can feel like a loss, but it's not. Where there is loss, there is always an even greater presence of love and friendship. Let the sunset show you how a beautiful goodbye looks like. Watch it with awe as it falls, with the last rays of the colored sun slowly hiding behind the horizon, comes the realization that tomorrow holds endless possibilities. I think there's really never an easy way to say goodbye to the people dear to us. All we can do is to accept the reality of what is and move forward. See the purpose of that painful moment and find peace in saying your farewell with a heart wide open.